kayo mga ka-wonder habang abala si tatay sa pag-aayos ng bahay niya. Ako naman, ayusin ko rin yung aparador. Medyo bumubukas na sa dami mo. Tignan mo. Okay. Tulad ni Kuya Willie, sa trabaho rin nakalaan ang oras ko. At bilang isang reporter, Cesar Apolinario nakatutok 24 oras. Sa maraming pagkakataon, umaraw man o bumagyo, sabak pa rin sa trabaho. Sa totoo lang, matagal na rin akong hindi nakapag-aayos ng mga damit. Kaya susulitin ko na rin ang pagkakataong ito para pakawalan ang ilang hindi ko na ginagamit. Piliin ang mga bagay na nagpapasikip sa atin. Parang ex lang eh, no? Pang ano to eh, pang hiking. Hindi na ako masyado nag-hiking. Pero, nadadala ko naman sa shoot. Handy siya, magaling matuyo. Hindi ko pwedeng ilalagay to. Ako po, tagal na nito. 2010 ko pa tinibili. Alam mo ko. Ito, nagtataka ako, ang bago-bago at dahil hindi ko pa nasusuot, may tag pa. Ang tanong, kasya pa ba sa akin? Biro mo, siguro nabili ko to, 2009. Ito na, yung mga inayos na mga damit at pantalon. So, papasok na natin. Subukan natin na kanina hindi ko masara, di ba? Try natin. Oh! Di ba? Ito nakita ko na siya na maganda tignan. Parang maganda siyang gawin from time to time pagka may time. Basta may time pwedeng gawin eh. Tulad ng iba natin mga ka-wonder, aminado ako na hilig ko rin ang pagbili ng mga anik-anik kahit na nga ba hindi ko naman ito kailangan. Kaya para hindi ako matambakan, bawas gamit, tuwing sasapit ang bagong taon. At dahil nga pumasok na yung taon, kailangan magbawas na rin ng mga sapatos. So ilan lang sa mga tatanggalin ko ngayon dahil hindi ko na masyadong nagagamit din. Ano? Okay, ito. Kaya ako siya tatanggalin kasi may mga medyo may kunti-kunti na siyang gasgas. So pwede na siyang hindi, pwede na siyang i-dispose. Ayan. Ito rin. Hindi ko na rin kasi siya masyado napapagsusuot. Eh, parang nag-fade na rin eh, oh. Oh, tanggalin natin. Okay, ito naman. Parang feeling ko eh, maliit na sa akin eh. Tanggalin na rin natin to. Sasatanggalin ko. Parang lumuwag-luwag din, di ba? Para, di ba sabi nga, ibig sabihin, mayroon kang pambili ng bago. Ayan. Hindi ko na rin to masyado mga napapagsusuot. So, tatanggalin na natin to. O, di ba? O, lumuwag na, oh. Kasama sa tinapagtatanggal ko ng gamit, yung mga kay Audrey. Aba Susan, mukhang marami-rami ang matutuwa sa mga dinispatcha mong sapatos ah. So sa akin, ang ginagawa ko yun, ano yun eh, dapat pag ginawa mo yung pag-aalis ng mga gamit na hindi mo na pinapakinabangan, dapat nasa mood ka rin. O halimbawa ako, parang every 3 months, yan, ginagawa ko, ano yung nagtitrigger para mag-ayos ako? Kasi may mga bago kang biniling damit, may binili kang bagong sapatos, masikip na yung paglalagyan mo, so kailangan magbawas ka na. Okay, so sapatos tayo, tingnan naman natin ngayon sa mga damit. I wonder, ilan pa kayang damit ang ile-let go ng aking partner na si Susan? Kahit nakapagbawas ka na, eh syempre marami ka pa rin dapat tanggalin. Ito, magbabawas ulit tayo ngayon, ano? Para ho mas lumuwag pa. Yung mga hindi na natin masyadong ginagamit na damit, tanggalin na natin. Kasi meron sinasabi, pag daw ang isang damit eh, mga isang taon mo nang hindi na isusuot, dapat daw yan, let go mo na yan. Let go mo na. Mas maganda nga naman yung may nakikinabang sa
mga damit mo kaysa nakatenga dyan. Ang nabawas ni Susan, 7 pares ng sapatos at 6 na pirasong damit. Maaring hindi na niya ginagamit ang mga ito, pero tiyak na mapakikinabangan pa ng iba. Yan. So sana maging ano yan, ugali ng iba, no? Na pag hindi niyo pakikinabangan, hindi niyo ginagamit, atuto kayong magbigay. Mas mabuti yung pinakikinabangan niya ng iba kaysa nang bubulok lang. Dahil talaga naman na masisira at masisira yung mga material na bagay natin. Ayon sa psychologist na si Randy De Liosa, bukod sa pagbabawas ng gamit sa pamamagitan ng Con Marie Method, kung saan tanging mga bagay lang na nakapagpapasaya sa isang tao ang dapat na isinasantabi. Makakatulong din daw ang pagkakaroon ng kaisipang pragmatic o pagiging praktikal, gaya ng ginawa ni Susan. Konti lang ang space niya sa bahay, kaya konti lang ang objects or belongings sa bahay. So, ang tawag doon, yung pagiging pragmatic or practical. Sa madaling salita, kung hindi na napapakinabangan, mabuting alisin na lang. Para ba maaliwalas yung inyong isip, parang hindi sabog. Kasi pag nakakita ka ng isang lugar na magulo, disorganized, maraming kalat, masikip, parang ano ho yun, nakaka-apekto din sa ating pagiging.